TV. So another day, another spear fishing day, no. So aron pa tak balik o pamana. So birada na to, same spot kagapon, no. So kuy dapat na to tong dive buddy. Chance span. So karon no may tatag bless dani ron. Kay murag pilap kadlaw tawa pamana pero birada gyud ron no sa day. So check na to spot no more mga hapon ni bit balik pero sinday kinahan mo siglan to lantaw sa. Check na to. Tari tong uda dapit kinapa may mga divers da so are-are ra tari no so inauta nga bless taro no og maing adlaw og maing hapon sa tanan. Let's go. Alright, what's up mga Kawal TV? Another day, another spearfishing day. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong aksyon at bakbakan at kantingan ng pangulap. Trip natin ngayon, ganun pa rin, spearfishing, walang pinagbago. Ayun, first catch natin ngayon, isang balo o isang needle fish. Tips o babala, kapag nagre-retrieve kayo ng ganitong klaseng isda, mag-ingat palagi sa ngipin, sobrang talas kasi. Kung hindi ka ba sanay sa pagdakma ng ganitong klaseng isda, pwede naman natin gamitin yung likod ng ating barrel. Katulad ng ginagawa ni John Spence kapag nakakuha ng mga needle fish or balo. And this is our first drop. Let's go for an action. So dito, nag-dive na ako. Estimated, mga 10 meters deep lang. Kasi nag-trigger na yung dive reflex natin. Nakapag-warm up na din ako sa mababaw na part o mababaw na area. Kung ikaw ay pagkuhan pa lang sa pag-spear fishing, dapat napapractice diving ka muna or warm up diving muna sa shallow water. At siya nga pala, bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe and hit the notification bell for awesome new videos. At paki-like and share and follow na lang din sa ating Facebook account at Lenla, Brian, Walker and Tom. Let's go! So sa dive na to, nakatama tayo ng isang surgeon fish o isang indangan. So decent size na, good size na rin pang ulam natin. So dito, bago tayo mag-drop, may nakita tayong isang malaking black spotted or black spot tossed fish or malaking labayan. Kaya tinira na kaagad natin. Sobrang sarap kasi nito, pagpaksiw. Yun, pagkatapos nating ma-secured yung isda, nag-trap ka agad tayo. So this is our second dive for today. So sa dive na to, nag-dive tayo mga estimated around 11 or 10 meters deep lang to. So dito, humanap tayo ng isang magandang spot na kung saan pwede tayong tago or hindi tayo ganong nakikita ng isda. Kung sabaga, meron ba tayong isang hideout. So kapag na-fish calling ka sa mga ganyan na spot, may mga isda na curious sa mga tunog sa ilalim. Lalapit at tadapit yan. So, dito, check natin yung clip kung ano yung discarte natin at kung anong isda yung nakuha natin. Kaya, let's go! At yun, nakatama tayo. Isang rabbit fish. So ginawa natin kanina is nag-scratching tayo sa mga ganito kasing klaseng isda. Lumalapit to kapag may tunog na kahit ano sa ilalim. Pero mas mainam or maganda kapag nasa-scratching ka. Hindi kaya hanap tayo ng konting or maliit na bato at kiskisin natin sa bato sa ilalim. So pag ganyan na trigger or sobrang curiosity ng ganitong isda at nalapit talaga yan. Kaso dito pumasok yung rabbit fish sa isang maliit na sukib. Kaya ginawa natin is retrieval. Wala nga pala sa pagre-retrieve ng isda, ugaliin na magpahinga muna bago natin sisirin. At least 4 or 5 minutes or more than 5 minutes. Para naman hindi tayo maka-encounter ng shallow water blackout. Kasi yun yung pinaka laging nangyayari sa mga disgrasya sa spear fishing, yung padali-dali sa pagre-retrieve ng isda. Laging tandaan, no fish worth for your own life. At yun, nung malapit na nating makuha yung isda, siniguro ko muna na yung line is malayo din sa ating katawan kasi baka magkabuhol-buhol pa. At yun,
pa yung dahilan ng ating pagkadisgrasya. So dito, nung makuha na natin yung isda, retrieve na agad natin, and of course, check natin kung good size pa. At yun, napaka good size or decent size na rin para sa isang rabbit fish. At dito, may nakita naman tayong isang malaking rabbit fish din. Kaya ginawa natin, inunahan na natin. At naganap tayo ng magandang hiding spot para sa pag-ambush natin. So dito, check natin kung ano yung diskarte at paano natin titirahin yung ganitong isda. Kaya let's go! Yun, good shot. Pero kaso, pumasok naman sa maliit na sukeb. Kaya ginawa natin, magre-retrieve sana ako. Kaso yung GoPro natin naghang. Kaya si Johnspin muna yung pinag-retrieve natin. Kaya check natin yung clip kung ano or paano ni-retrieve ni Johnspin yung tinira natin na kitong or sa rabbit fish. Kaya let's go! Siya nga pala, habang nagre-retrieve si Johnspin, shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Jeff's Spearfishing. Ingat palagi, Master. At kay Timber Redublado Ibanez. Shoutout sa iyo, Master. Ingat din palagi. Kay Dudong. Shoutout sa iyo, Master. At kay Chess Evan Samura. Shoutout sa iyo, Jano Pao. Kay Hope Junil Cups. Shoutout din kay Lugat Timan Krung Krung or kay Eric Abarca. Kay John Edward Amel from Canada. Shoutout sa iyo, Choi. At kay Antrolim Trinidad at sa Negros Oriental Anglers at La Libertad Fish Anglers. At also kay Kim G. Anion Jerusalem. Shoutout ni Mudia Kim. At kay Arlie Marandi Ligara. At sa Team Hudiyo dyan. At salamat nga pala sa mga solid na suporta sa inyo. Kasi kung wala kayo, wala rin tayo dito. Salamat talaga na sobra. So yun, pagkatapos ng retrieval ay pinableeding ni Johnspin yung isda. At syempre, kinagis-kagis niya yung tinik kasi sobrang sakit kung matitinik ta or makatinik tayo ng ganitong isda. Habang ako naman is nag-re-restart or nag-ayos ng GoPro para makapag-continue tayo sa panibagong clip. At yun, pagkatapos nating maayos yung GoPro natin, bumalik ka agad ako or nag-drop ka agad ako kasi may nakita akong mga malalaking surahan or sunghan. So ginawa natin ay sumanap tayo na magandang spot na pwede natin pagtaguan or hide out para makapag-ambush tayo. So nung pagdating ko sa spot na to is nag-dusting ka agad ako. Nung pag-dusting ko, iba yung lumapit. So isang yellowtail trevally. So tinira ko agad. Nung pagtira ko, uy! Nagkabuhol-buhol yung line sa may rubber natin. So inayos ko lang ng konti. At nung pagtingin ko sa isda is bad shot. Yung tama, nasa itaas ng kanyang fins. So nasa isip ko, napaisip ako na kapag hindi ko to babalikan kaagad, kakatakas to. Kasi yung tama, the please lang. At nung pag-resurface ko, tinawag ko na kaagad yung dive body natin. Kaso sobrang layo niya. Kaya ginawa ko, tinali ko muna yung spear gun natin para safety. Baka kasi mawala na naman to. Pagkatapos kong matalian yung spear gun is trinay kong mag-retrieve. Dito, check natin yung clip kung paano natin nag-retrieve at ano yung diskarte natin. Kaya let's go! So yun, dito sa pag-retrieve na to, hindi siya gaano nagkabuhol-buhol. At sinek ko yung nasa gilid, okay naman, madali lang siyang ma-retrieve. At nung makuha ko na, is resurface na agad tayo para ma-secure natin yung isda. Kaya let's go!
So yun, sobrang laki ng ating huli ngayon, isang golden trevally or yellowtail trevally. So napaka good size or decent size niya, nasa mga almost 2 kilos tong isdang to. At syempre pagkatapos niyan is mercy killing tayo. So secured muna natin, hawakin muna natin yung hasang para hindi siya ganong gumalaw. At pagkatapos na may sakto na tayong grip, is may mercy killing natin by killing the fish, pointing a knife directly to the head. So yun, pagkatapos ng ganyan, idiin mo lang yung kutsilyo or diving knife natin sa ulo, tapos ikot ng konti at ibibleeding natin para goods or maganda yung quality ng isda natin. So napaka decent or napaka good size nung trevally natin. So sobrang saya ko na nung makuha ko to. At of course, papakita tayo or papakita natin yan ng mabuti sa mga kaspero at mga followers natin dyan. So dito, pasusubaybayan natin yung clip ni John Spen. Dito, nag-drop si John Spen around 5 meters deep lang to. At dito is ganun pa rin yung taktika ni John Spen, nag-aabang ng isda. At meron siyang nakita ang isang strip or checkered snapper or isang bangalaw. So yun, sobrang magalaw-galaw tong isdang to. Kaya humanap si John Spen ng pinakamagandang tempo at yun, tinamaan. So pag tama, resurface ka agad at isecured yung isda. Kaya check natin yung clip and let's go! At dito, last clip ni John Spen. Dito may nakita siya ang isang golden trevally or yellowtail trevally. So nagtago siya or humanap siya ng isang hiding spot. At syempre yung taktika or technique na laging ginagamit ni John Spen, yung fish calling. Nung makakita ng magandang tempo at yun, tinamaan. Pagkatama, secured or resurface at isi-secured na yung isda. So ganun lang tayo dito sa spear fishing. Pag meron tayong matamaan, syempre resurface tayo at i-secured yung isda. At kung yung isda naman ay pumapasok ng sukib o di kaya nung pagtira natin is hindi namatay kaagad yung isda at nagkabuhol-buhol sa ilalim, ugaliin palagi na mag-resurface muna bago i-retrieve yung kuha or i-retrieve yung isda. Keep on mind, at least 5 or 6 minutes na relaxation. At least masi-circulate natin ng maigi yung ating hangin at iwas na din sa water or blackout sa ilalim. So, ganun lang. At shoutout nga pala kay Dubi Ligara. Itong shaft ni John Spen, ginawa niya or ginawa niyang 2 flapper. So, isa sa taas at isa sa baba. So kapag nakakatama to, secured kagad talaga yung isda as long as sa gitna or nasa tiyan, masisecured talaga palagi yung isda nito. So ito yung suma total ng kuha natin. So ginabi na kami at kasi nagdive kami around 3 PM din, kaya meron tayo mga 3 hours na pamamana. So goods na goods yung huli natin, sobrang blessed natin. At pagkatapos nun is uwi na kagad. Siyempre, mapapasalamat nga pala ako sa mga viewers natin at sa solid na support nyo. Sana palagi nyo akong supportahan sa ating spearfishing activities, spearfishing vlog. And thank you! Alright, let's go! And
sa tuba din, no? Okay.